If I will be preaching on what I have prepared, personally na intention ko, ay mukhang hindi natin matatapos. Because for what I have prepared, I have to reread the book of Romans at least up to chapter 12. And you know what it means when I said that. Ibig sabihin nun, we will go through the 12 chapters verse by verse. Kasi hindi naman pwedeng tumalun lang ako sa isang chapter at hindi naman niya maiintindihan. So, the Lord led me to a new topic na siguro matatapos natin. Kung yung piniper ko ay it will require me 1 week, siguro ito naman mga 5 days and a half. Buksan niyo inyong Bible sa Acts chapter 7. Lord, tulungan niyo po ako to be a blessing to your people. Pagpalain niyo po ang Metro Laguna Baptist Church, ang bawat mananampalataya at ang bawat pamilya na narito. Lord, hindi ako ang mag-a-accomplish ng iyong layunin sa bawat iya sa amin. Ikaw at kung paano kami makikipag-cooperate sa iyo. Ang sabi niyo po, blessing if we obey, curse if we disobey. And Lord, we have blasphemed your word for a long time. As individuals and as a local church. Some of us may probably have known it, but many of us, I do believe, are completely ignorant of that blasphemy. For a believer to blaspheme your word is for us not to count you faithful and dependable. For us to hear your word and then let it pass by without contemplating on it and even considering ourselves, how do we rightfully fit into your will and purpose for the world. Kayo po ang patuloy na kumilos, tulungan niyo po ako makunawaan namin ang mensaheng ito. Lord, it's just but few minutes ago when you told me to change topic. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Gamitin niyo po ako. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Acts chapter 7, then said the high priest, are these things so? Of course, ito yung pagkakataon from chapter 6 ay nag-preach si Stephen. It is very surprising na ang nagtatanong ay yung high priest. As if he doesn't know the scripture. As if he doesn't know the history of Israel. Are these things so? For the believers today to say, is that preaching so? Is that what really the Lord wants us to hear? Is that really the words the Lord wants us to do? Are these things so? And he said, men and brethren and fathers, hearken. The God of glory appeared unto whom? Our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran, and said unto him, God said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred, and come into the land which I will show thee. Then
After hearing the word, the Bible says, Abraham came out of the land of the Chaldeans and dwelt in Haran. And from thence, when his father was dead, he removed him into this land wherein you now dwell. Sinasabi ni Stephen, alam natin na nangyari na yung lupang sinabi ng Panginoon sa ating tatay ni Nuno na si Abraham na pumunta ka doon, iwanan mo ang iyong lupain, eh yun ngayon ang Kanaan. Ito ngayon ang lupang minana natin. And he gave him none inheritance in it. No, not so much as to set his foot on. So, nakita natin na parang nagdaan lang si Abraham at hindi naman siya nakapanahan doon. Ang sabi ng Bible, and he gave him none inheritance in it, in the promised land, wherein the people of Israel are now dwelling. No, not so much as to set his foot on. Yet, he promised that he would give it to him. Yung he dyan, a God. Yet, God promised that God would give it to him. Sino yan? Abraham. For a possession and to his seed. Hindi nagkamali ang Bible na sinabi ng Bible to his seed. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, magiging father ka of many nations na ang bilang ay kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Pero yes, the Bible is very accurate to his seed, not seeds. Paliwanag ko sa inyo later on. To his seed, after him, pakiguhitan po ninyo sa inyong Bible, ano sabi doon? When as yet he had no child. Ang pangako sa kanya ng Panginoon, you will be a father of many nations. Kailan binanggit sa kanya yon? Nung panahon na wala pa siyang anak. And God spake on this wise that his seed, singular, should sojourn in a strange land, and that they, the word they, refers to Israel. His seed, singular, should sojourn in a strange land, that they, Israel, shall bring them into bondage and entreat them, Israel, evil for 400 years. So makikita natin, klaro, ano? To his seed, pero makikita natin, in the same verse, naging plural referring to the nation, his seeds. Alam natin na Israel yun, sapagkat ang sabi ng Bible, eh, they will be in bondage for 400 years. So alam natin yan, unmistakably, that is Israel. And the nation to whom they shall be in bondage will I judge. That's exactly what happened to Egypt, said God. And after that shall they come forth and serve me in this place. Ano yon? Canaan, the promised land, the land that God promised to Abraham. And he gave him the covenant of what? Circumcision. At yan ang diniscuss ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 hanggang Romans at least chapter 11. Kaya kung ako ay magsasalita patungkol sa Israel,
I will be needing 11 chapters of the book of Romans for you to clearly understand it. And he gave him the covenant of circumcision. And so, Abraham begat Isaac and circumcised him the eighth day. Kasi yun ang covenant of circumcision. And Isaac begat Jacob. And Jacob begat whom? The 12 patriarchs. The 12 leaders of the 12 tribes of Israel. And the patriarchs, moved with envy, sold Joseph into Egypt, but God was with him. So makikita natin na ang title ng mensahe na gustong ipaabot sa atin ng Panginoon is that Christianity is generational. Christianity is generational. Makikita natin yan sa history ng Israel. It was generational. Abraham bare Isaac. Isaac bare Jacob. Jacob bare the 12 patriarchs. That gave birth to the nation which we now call Israel. Are you with me? Brother John, it is always generational. From you, from your children's children, your grandchildren, and the children of your grandchildren, you will call them great grandchildren. Kung hindi natin makikita yan, mga kapatid, may problema kayo, may problema ang church natin. Hindi siguro natin naiisip kung bakit kinakailangan i-exercise natin ang mga God-given privileges natin. Ano yung mga God-given privileges natin? Ang pagdalo sa pananambahan is not a sacrifice, it's a privilege. Hindi lahat ng mananampalataya sa buong Laguna ay may pribilehiyo na kagaya ng ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero anong ginagawa natin sa pribilehiyong meron tayo? Nung pinangakuan ng Panginoon si Abraham, it was easy for him not to obey because there was no precedent before him. Wala siyang pwedeng pagayanan. But praise the Lord, he obeyed at nakita natin ang ibinunga nun, hindi dahil siya'y sumunod, may bahagi, pero dahil may plano ang Panginoon para sa kanya. Bawat isa sa atin, kung tayo ay tunay na ligtas, isinama tayo ng Panginoon sa kanyang plano para sa sanlibutan. Isn't that a great privilege? Sino ba tayo para i-consider ng Panginoon na maging bahagi ng kanyang plano para sa sanlibutan? Who's Abraham? Who is Abraham? Sino ba siya? Pangkaraniwang tao rin lang siya kagaya mo, Brad. At noong mga panahon na yon, binigyan siya ng Panginoon ng napakalaking challenge. Ang asawa niya, baog, siya impotent nung pangakuan siya ng Panginoon. Ikaw kayang ilagay ng Panginoon sa posisyon ni Abraham noon?
Meron kaya tayong mababasa na dahil siya'y naging tapat, may bansang Israel ngayon? O, tingnan natin, Romans chapter 4. Sinet ko lang ng background dyan. Romans chapter 4, at tignan natin. From Acts chapter 7, Romans chapter 4, sabi ni Apostle Paul, what shall we say then that Abraham, our what? It's always generational. Ang binanggit ng Bible hanggang sa 12 patriarchs lang. Abraham, Isaac, Jacob, 12 patriarchs. Pero si Apostle Paul nagsasabi, hanggang sa akin, our Father. How many generations that would be? Hindi ko pa nabilang. Pero marami. Naniniwala ba kayo? Kasi nilagpasan pa si Moses eh. Naniniwala ba kayo? Ha. Intindihin mo to ha. Sapagkat baka bukas nakakulong na ako dahil nakadispalgo ko ng pera. Dahil marami nakakaalam, pwedeng gamitin ng Diablo para talagang ipakulong ako. And I'm ready. Kaya makinig ka. Baka huling mensahe ko na to. Hindi ka kagaya nung napanood mo na nakabalik. Through time travel at nakabalik ulit. To tell the story. For Abraham, ang sabi rito, what shall we say then? Ano masasabi natin sa ating ninunong si Abraham as pertaining to the flesh? Ninuno natin patungkol sa laman. Sabi ng Bible, na kanyang nasumpungan. Ang pinag-uusapan lang dito, legasiya muna, generational. According to the flesh, pertaining to the flesh, had found. Ano ba nasumpungan niya? Look at verse 2. For if Abraham were justified by works, he had whereof to glory, but not before God. Ano ba ang nasumpungan at natagpuan ni Abraham sa laman na siya ay pwedeng magmalaki? Sapagkat ang sabi rito, if Abraham were justified by works, ano yung works na yon? Nung tinawag siya, lumabas ka, sumunod siya, lumabas siya. Another thing, nung sinabi ng Panginoon, binigyan na siya ng anak, di ba? Si Isaac, i-offer mo. Ha? O maraming gawa na yon, dalawa na yon eh. O ano sabi ngayon ng Bible? Kung yun ay nasumpungan niya sa pamamagitan ng kanyang gawa, pwede siyang magmalaki. Walang president, anak ko yan, pangako niya yan, pero nung hiningi niya, hindi ko pinagkait, papatayin ko na nga kung di niya ako pinigilan eh. O ano sabi doon? Kung yung gawa na yon ang pinatutungkulan ng Bible, eh pwede na siya magmalaki. Kasi walang sino man sa atin makakapantay dun eh. Pero ano sabi ng Bible? But not before God. Kung tayo-tayo lang mag-uusap, may pagmamalaki ni Abraham ang ginawa niya, walang makakatalo sa kanya. Hello? Pero ang usapan, hindi sa harapan ng tao, kundi sa harapan ng Diyos eh. But not before God. For what saith the scripture? O ngayon, ano ba sabi ng banal na kasulatan? Sabi rito, Abraham believed God. Sumampalataya sa Diyos, sa salitang narinig niya mula sa Diyos. At dahil siya'y sumampalataya, ano sabi doon? It was counted unto him for what? It's always by faith. Abraham believed. Now to him that worketh,
is the reward not reckoned of grace, but of death. Kanya nga sinasabi rito ni Apostle Paul, kung yung tinanggap, kasi tinatanong niya, anong tinanggap ni Abraham sa pamamagitan ng laman ng ganyang gawa? Sabi roon, kung yun ay patungkol sa kanyang gawa, ang tawag doon, reward. Gantimpala, sweldo, incentive. Naunawaan niyo mga kapatid. Now unto him that worketh is the reward. Kung yun ay gawa, reward ang matatanggap niya. But it is not to be reckoned as grace, but of death. May utang na loob ang Panginoon sa iyo, ire-reward ka niya. Hello? Are you with me? O, bago ako magpatuloy, ha? Hebrews 11 verse 6. Paki-flash sa script. But without faith, kung walang pananampalataya, anong sabi diyan? It is impossible. You may try, but it is impossible. To what? To please God. Why? For he, anybody, sino man sa atin, that cometh to God, kung lalapit sa Panginoon, must believe, must exercise faith. Clear? Must believe that God is, that He is. Pag sinabing that He is, hindi yung idea mo of who God is, but who God really is. If I talk of my Jesus, I may not be talking of the same Jesus you have in mind. It's not because I'm the pastor, but hanggang ngayon, meron pa tayong bunga ng tradisyon, ng relihiyon na pinanggalingan natin, na para bang ang Diyos may utang na loob sa atin sa tuwing hihingi tayo sa Kanya, na kapag ka hindi ka pinagkalooban, mag-iinarti ka. Naunawaan mo ko? Hindi yan ang Jesus, hindi yan ang Diyos na si pinapakilala sa atin ang Bible. Kanya, if I talk of my Jesus, I may be talking differently of the Jesus you knew. Agree? Huwag na kayo lumaban sa akin. Kasi hindi tayo parehas ng pananampalataya. Sabi ng Bible, for he that cometh to God must believe that he is. Kung lalapit ka sa Diyos, dapat sa tamang pagkilala kung sino talaga siya. Hello? And that God, he is a what? Rewarder of them that? Bakit may sinasabi ritong reward? Worketh is the reward, but not of grace. Iba yung reward as a result of works, at iba yung reward as a result of faith. Are you with me? Magkaiba yon. Kasi yung sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, alam natin na hindi tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos kung walang pananampalataya. Hebrews 10, Romans chapter 10 verse 17, anong klaseng pananampalataya? So then faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Kanya yung pananampalataya natin, bunga ng salita ng Diyos. At kung ano man ang pinananampalatayaan natin, nakapatong sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang nagsasabi kung sino siya. Hindi kung sino yung gusto mo. Hello? Sapagkat ang Diyos nangangailangan ng pananampalataya para makagawa siya sa buhay mo. Anong pinaniniwalaan mo patungkol sa Diyos? Magsisimula ka sa kung gaano mo alam ang Biblia mo.
Verse 5, but to him that worketh not, ang liwanag niya na, hindi doon sa gumawa. Bagamat maraming ginawa si Abraham, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth who? The ungodly. Hello? Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon, for all have sinned and come short of the glory of God. Kanya nga dapat nating maunawaan na kung ngayon ligtas tayo para pakinggan tayo ng Diyos, biyaya yan. Tapos ang yabang mo, pag pinatulang ka ng Panginoon, tapos ka. Ganyan ako magsalita, ah. Walang bulahan dito. Walang utang na loob ang Diyos sa sino man sa atin. But believe it on Him. Nagpagaling siya ng dalawang bulag. Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Sagot ng dalawang bulag, opo. Ayon sa inyong pananampalataya, mangyayari ang kahilingan ninyo. Hello? Anong isyo? His faith is counted for what? Ang magiging daan lang para tanggapin tayo ng Panginoon at maging karapat-dapat sa Kanya ay pananampalataya. For without faith, it is impossible to please God. Akala mo napaka-pogi mo na para malumagod ang Panginoon sa iyo? Eh kahit na nga anong gawin mo, hindi ma-i-impress ang Panginoon eh. Kaya mo bang isurpass ang so-called righteousness ni Abraham? Brad, naibigay mo na ba yung anak mo sa Panginoon? Baka hingi ng Panginoon sa iyo sapatos mo, di po nga mga ibigay eh. Nagkakaintindihan tayo? Hindi mo nga maibigay ang linggo ng umaga, ang yabang mo. Pakiramdam mo, utang na loob na lang, dito ka, lumayas ka. Hindi kailangan ng Panginoon ang paglilingkod natin. Sapagkat sabi ng Panginoon, kahit na yung mga mananampalataya hindi sumamba sa Kanya, these stones will immediately cry out because God demands worship. Pag hindi mo ibinigay yan, kukunin niya yan kahit kanino. Sa anumang pamaraan. Because He deserves it. He created everything and He owns it. Tapos hindi mo ibibigay sa Kanya, sino ka? Sino ka? Hindi natin naintindihan ang ginagawa natin eh. Hindi mo lang basta naintindihan ang kalagayan ko. Probably. Pero hindi ka utusan ng Panginoon sa isang bagay na hindi mo magagawa. Hindi mo talaga magagawa kung walang pananampalataya. Pagka paglilingkod ang pinag-usapan, mga kapatid, mairerekomenda kita kung tapat ka rito. Kilala mo ba kung gaano karaming kilala ko sa buong sanlibutan? Paano kita mairerekomenda? Hindi nga kita kilala rito. Nung hinahanapan ako ng co-signatory sa promissory note na pipirmahan ko, kinakausap ko maraming tao. Wala pong involved na pera, co-signatory lang talaga. Pero alam niyo mga kapatid, madali sabihin yun eh. Kasi pagka ina-fix mo ang signature mo sa any public document, kahit na sabihin mong walang involved na pera dito, pag hindi ako nakabayad, siya ahabulin eh. Naunawaan niyo? Kasi co-signatory siya eh. Wala namang bobo sa panahon ngayon para hindi maloko natin sa ganun eh. Eh yun ang sinasabi sa akin ng ospital, wala po ito. Ano lang, para lang, sino lulukuhin mo? Lolo mong panot? Kanya ako kumausap ng mga taong may pera.
Pero sinasabi ko sa kanila, walang perang involved. Pero maging handa ka kasi pag hindi ako nakabayad, habulin ka. Naunawaan niyo mga kapatid? Naunawaan niyo? Kanya hindi pangalan mo binigay ko, Brad. Kasi magsasama tayo sa kulungan. Wala ako, wala ka pa rin. Naunawaan niyo ako mga kapatid? Naiintindihan niyo pinag-uusapan natin? His faith is counted for righteousness, not works. His faith of who God is. For God is a rewarder of them that what? Hindi naman nakikipag-hide and seek ang Panginoon sa atin. Magtatago ako, hanapin mo ako. Hello, pag nagtago ang Panginoon, makikita mo siya? Hindi, sabi ng Panginoon, hindi mo ako masusumpungan sapagkat noong mga panahong kailangan kita, nagtago ka. Kanya may pagkakataon na sabi ng Panginoon, baka dumating sa buhay mo, mag-ingat ka, nahanapin mo ang Panginoon pero hindi mo na siya masusumpungan. Sapagkat ngayong nagpapakita pa siya at nangungusap pa siya sa iyo, huwag mo sayangin. Even as David also described what? The blessedness of man unto whom God imputed righteousness without works. Mapalad raw ang dinamitan ng Panginoon ng kabanalan kahit na wala siyang ginagawa, biyaya ng Panginoon yon. I think he's talking about Psalm 8. Saying, blessed are they whose iniquities are what? Forgiven, whose sins are covered, blessed is the man to whom the Lord will not what? If God will mark all of us, who shall stand? Sabi ng Bible. No one doeth good, no, not one. For all have sinned and come short of the glory of God. Kung ang Diyos ay banal at naghahanap siya ng kabanalan, sino sa atin ang meron nun? Wala. Kanya yung maintindihan natin na tayo ay naligtas dahil sa yaman ng biyaya ng Panginoon, eh huwag mong abusuhin kapatid. Huwag. Nagmamakaawa ako sa iyo, intindihin mo, huwag mong abusuhin. Look at verse 9. Cometh this blessedness then upon the circumcision only or upon the uncircumcision also? Oh, kanya ko sinasabi sa inyo yan sapagkat I was about to address ano ang ibig sabihin ng to the Jew first and also to the Greek. Yung bang to the Jew first is because Israel is a priority above all nations. O, sagutin niyo. Ito bang blessedness ng salvation upon the circumcision only, Israel, Jew, or upon the uncircumcision also? O para sa mga Jews din. Ano sabi ng Bible? For we say that faith was reckoned to Abraham. Ano sabi dyan? For righteousness. For we say that what? Faith, not works. Faith was reckoned to Abraham for righteousness. Why? Sapagkat yung law demands work. Obedience by works. Kanya nga sabi ko sa inyo, the law is perfect. Why? Because it came from God. Ang nagbigay ng batas sa Israel is the perfect God. Anong law ang ibinigay niya? Perfect. Flawless. Ano ang requirement ng perfect law? Edi perfect obedience.
uninterrupted, continuous obedience. Mahirap ba intindihin yon? May makagagawa ba nun? Wala. Kanya nga, pag pinag-aralan natin ang Book of Romans at saka Book of Galatians, ang pag-uusapan natin, what is the purpose of the law? Kasi, no bearing to Israel eh. Are you with me? Though they have the law. Eh ano ngayon ang purpose ng law? O yun ang pag-uusapan natin. Hindi ngayon. Kasi mauubos ang panahon ninyo. Pagka-doktrina ang tinalakay ko. I'm exhorting you to live right. Ano sabi rito? How was it then reckoned? Paano naging katanggap-tanggap sa Diyos yung ginawa ni Abraham? When he was in circumcision or in uncircumcision? Kailan ba tinanggap si Abraham nung siya ay tumanggap na ng covenant of circumcision, nung natuli na siya, o nung hindi pa niya tinatanggap yung covenant of circumcision? Ang maganda kay Apostle Paul, tanong niya, sagot niya. Sabi niya, not in circumcision, but in uncircumcision. Kailan tinanggap ni Abraham ang pangako ng Panginoon? Nung hindi pa natatanggap ang covenant of circumcision. Hello? Hindi pa siya father of the faithful. Unbeliever pa siya. Wala pang Israel noon. Naunawaan niyo mga kapatid. Kailan nagkaroon ng Israel? After the covenant of circumcision was given and initialized. Naunintindihan niyo ngayon? Kailan daw ipinataw kay Abraham yung righteousness na pinag-uusapan natin? E di nung as if hintil pa siya. Hello? As if nung hintil pa siya. Hindi pa Hudyo. Naunawaan mo? Kanya yun to the Jew first and also to the Greek. Dapat mong maintindihan. It's not about Israel having priority over all nations. Hindi ko pa sinasagot, ha? Baka magkukonclude. Baka magkamali ka. Verse 11. And he received what? The sign of circumcision. The seal of righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised. Ano ang dalawang bagay na tinanggap niya? Sign, palatandaan ng circumcision, at seal of what? Righteousness, tatak. Eh hindi ba sa Ephesians chapter 1, we have been sealed? May tatak tayo na tayo ay pag-aari ng Panginoon, at wala namang pag-aari ang Panginoon na marumi. Ephesians chapter 1. Kasi kung tingnan niyo ako, parang hindi niyo alam yung sinasabi ko. Ephesians chapter 1. Ano sabi ng Bible? Verse 13. In whom you also trusted. Faith. Sumampalataya tayo sa Panginoon. When? Kailan tayo sumampalataya? After that we heard the word of truth. Matapos na mapakinggan natin ang pangangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kanya walang naligtas nang walang narinig na pangangaral patungkol sa salita ng Diyos. Amen. Are you with me? Amen. At ang sabi doon, in whom also after that you believe. O ito yung progression. Sabi ng Bible, nung ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos, ikaw ay sumampalataya, at nung ikaw ay sumampalataya, ano sabi doon? You were sealed with the Holy Spirit of promise. Yung sealed doon, yun yung sinasabing mark
of righteousness. Are you with me? Tatak. Sealed with that Holy Spirit of promise. Hindi naman doon natapos eh, verse 14. Which is what? The earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Kanya nga yung redemption is to purchase. Sabi ng Bible, until the redemption. Tayo yung mga redeemed. Tayo yung mga binili. Wala pa tayo sa langit. Pero ang sabi ng Bible, tayo ay may tatak na, na tayo ay kay Kristo. Pag dumating yung day of redemption, tayo yung aakyat. Naunawaan mo? Eh kung may tatak tayo sa paningin ng Panginoon, ano naman ang palatandaan natin sa bawat isa na ligtas ka nga? Remember, nung tumawid sila ng Jordan River under the leadership of Joshua, merong pillar of stone in the midst of the Jordan River where the priests that bore the ark stood, at meron silang kinuhang bato sa gitna ng Jordan River na kanilang intinayo as an altar. Saan? Sa Gilgal where they stayed that night after they crossed the Jordan River. Kanya dalawa, isang pillar of stone in the middle of Jordan, invisible to the eyes of men, lalo na at high tide. Lubog yun eh. Pero nakakakita lang nun, Panginoon. Pero yung pillar of stone na itinayo nila sa Gilgal, visible to the naked eyes of everyone. Na ang purpose nun, pag nakita ng mga anak, generational, Lord, Dad, what meaneth these stones? Gagamitin ng mga tatay to rehearse their experience of God during the crossing of the Jordan River. Para maipasa ang pananampalataya. Are you with me? Alam niyo mga kapatid, sana huwag dumating, ano? Kasi minsan, okay na tayo eh. Okay naman ang pamilya namin. Nag-e-excel naman yung anak ko sa ano, sa school. Okay naman kami, nakakain naman kami 3 times a day. Hindi lang po yan ang buhay natin, mga kapatid. Ikumpara mo yan sa sinasabi ng Bible sa Mark 8:36, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Hindi mo pa nga naabot yun eh. Kontento ka na? Ang mga anak ko, pambihira, parating may reward sa school. Eh, ang mga corrupt na politician, nag-excel, hindi lang sa mga paaralan dito sa Pilipinas. Graduate ng Harvard, graduate ng Yale, graduate ng iba't ibang paaralan na sa iba't ibang mga bansa. Pero corrupt eh. Hello? Para namang hindi kayo Pilipino. Hindi garantiya yung edukasyon para magkaroon ng magandang karakter ang isang tao. Naunawaan mo, hindi porkit nakakain mo ang gusto mo, maayos ka. Iba yung buhay dito at iba yung buhay doon. Kung papipiliin ka, mas maganda maghirap na ako dito pero doon. Bakit? Mas patagal doon eh. Eternal doon eh, dito. Kahit na mag 969 years old ka pa eh. Mamamatay ka pa rin eh. Pero after death, what? Mag-isip-isip naman tayo mga kapatid, hindi naman tayo ignorante sa salita ng Diyos eh. Pinahihirapan niyo yung trabaho ko eh. Ang trabaho ko, dalhin kayo sa promised land. Like what God wanted Abraham to do. Hindi nga siya nagmana eh. Pag sumunod ako, maaring hindi ko abutin kung ano yung, kung if the Lord will tarry His coming, baka hindi ko abutin, pero dadanasin na magiging anak mo, Axel. If the Lord will tarry His coming, kanya, by all means, suportahan mo ako para maranasan ng anak mo.
Pag pinahirapan niyo ako rito, pinahihirapan natin ang mga sarili natin. Kasi hindi ko naman to, hindi naman akin to eh. Hello, akin ba to? And he received the sign of circumcision, a seal of righteousness of the faith which he had not yet being uncircumcised. Hindi pa siya circumcised. That he might be the father of how many? All. Kahit na pinakabatang bata na nakakapaintindi ng salita, alam ang ibig sabihin ng all. Pag sinabi ko, lahat kayo, bibigyan ko ng candy. Pag meron kang isang bata hindi nabigyan ng candy, sasabihin niya, sinungaling ka, sabi mo lahat. Hello? All, oh? That he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised, that the righteousness might be imputed to them, the Gentiles also. O dito pa lang, hindi na Jew first. Eh. Kasi, hello, wala pang Israel. Parehas nating inang Panginoon eh. Hello? Sa mga tinatawag nating circumcised at saka uncircumcised eh. Are you with me? Ang pinapakita pa nga ng Panginoon dito, huwag kayong magmamalaki ha. Sapagkat ang tatay ninyo sa pananampalataya, si Abraham, inari kong ganap, being a Gentile yet. Hello? O ano ngayon yun to the Jew first? Verse 12, and the father of circumcision to them, o pakiguhitan nyo sa inyong Bible nyo mga kapatid, a father of circumcision, father referring to the Jew, circumcision, to them who are not of the circumcision only. Asan ang priority ng Jew? Ha? Huh? Eh, sa chapter 1 ka lang nag-dwell eh. Chapter 4 na itong dinidiscuss ko eh. Ibig sabihin, natabunan na yung chapter 1 mo. Tama ako, mali ako? Natabunan na yung chapter 1 mo, Chong. But who also walk in the steps of what? That faith of our father Abraham, which he had not being yet uncircumcised. Kanya nga ang pinag-uusapan, hindi circumcision, Jews, hindi uncircumcision, Gentiles. Ang pinag-uusapan noon at ngayon, ano? Faith. Hello? Amen. Pakiflash nga yung Romans 1:16. Para magkaintindihan lang tayo. Dito sa church lang natin, wala tayong pakialam sa nasa labas ha. Kasi magugulo sila eh. For I am not ashamed of what? The gospel of Christ. Kung hindi gospel of Christ ang alam nila, wala tayong pakialam. Alam natin ang gospel of Christ. Sabi ng Bible, for that gospel of Christ is what? The power of God unto salvation. To how many? To everyone that? Ang issue noon at ngayon, before Abraham's circumcision is what? Faith. Hanggang dyan, no? Tama tayo sa chapter 4. Pero ba't nagkagulo tayo nung isiningit yun to the Jew first and also to the Greek? Ha? Eh kung wala yan, wala naman debate. Tama ako? Kasi aliwaliwanag na eh. To everyone eh. To all. Maliwanag ba sa inyo? Kung wala yung to the Jew first and also to the Greek, periodan mo yan, after the word believe it, walang debate. Tama?
O eh bakit ngayon lumalabas na parang dapat unahin ang Hudyo? Saan ba dapat una ang Hudyo? Ano ba ang privilege na meron ng Hudyo? At ano ba ang privilege na hindi dapat ibigay sa kanya sapagkat hindi naman yun talaga tinutukoy ng Bible? O, kalimutan muna natin yan. Ang sabi sa verse 14, sa verse 13, for the promise that he should be what? Heir of what? Of what? Israel? Heir of? Say it. The world. Israel is in the world. Abraham will be the heir of the world. The father of the faithful. All that would believe God in the world. Jews or Gentiles. Ano sabi diyan? For the promise that he should be heir of the world was not to Abraham or to his seed, singular, through the law, but through the righteousness of faith. Because from the beginning, even before the birth of the nation, it's always by faith. Are you with me? Yes. Maliwanag ba yun sa inyo? Yes. Wala pang Israel, faith na ang requirement ng Panginoon, kapatid eh. Kanya nga that sets people in all the world, in all generation, equal. Sapagkat walang makararating sa Panginoon by virtue of Hebrews chapter 11 verse 6 without faith. Maliwanag po ba? Amen. May kinokontra ba ako salita ng Diyos? Plus lalo na pag in-address ko yung issue na to the Jew first, hindi lang yun sa verse 16. Tatlong beses binanggit yun. Hindi mo nga binabanggit yung dalawang pagkakataon eh. Kasi pag binanggit nila yung dalawang pagkakataon, yung second at saka yung third, wala na silang pwedeng ipagmalaki. Tapos na boxing. For if they which are of the law be heirs, faith is made void and the promise made of none effect. Ito ang konsekwensya. Kung yung pagiging tagapagmana ay sa pamamagitan ng batas na ipinagmamalaki ng Israel, faith is made void. Pinawalang halaga ang pananampalataya. And the promise. Ano yung promise? Yung pangako kay Abraham that he will be the father of many nations. Hindi lang Israel, many nations. Alamin mo, Bible mo. Kung magturo kasi, pagkagagaling eh. Sakit sa tenga pakinggan eh. Ang sumasakit lang ang tenga pag sila nagturo, yun nakakaalam ng Bible. Look at verse 15. Because the law worketh wrath. Ano daw ang ibinubunga ng batas? Galit. Bakit? What is the purpose of the law? The purpose of the law is to make sin exceedingly sinful. And God hates sin. Kanya nga, ang pagmamalaki ng Israel, eh yung batas that was given to them through Moses, it worketh wrath. Are you with me? Galit! Hindi pangako ng righteousness. For where no law is, there's no transgression. Kanya nga makita natin, kung wala daw yung batas, eh wala namang transgression. Kanya nga iba yung sin sa transgression. Bago pa ibinigay ang batas, makinig kayo mga kapatid, inaano ko yung turo sa Book of Romans at saka sa Galatians. Bago ibigay ang batas, may kasalanan na? Meron na.
Pero yung kasalanan, hindi tinawag na transgression nang hindi pa na ibibigay ang batas. Kasi yung batas ang naging parang bakod. No trespassing. Kung walang bakod, kailan mo malalaman na nag-trespass ka? Transgression ang tawag eh. Are you with me? Kanya ang nag-define lang kung ano ang kasalanan ay ang batas. At ang kapangyarihan ng batas, kamatayan. Russ, look at verse 16. Therefore, it is of faith. O ano pang ilalaban natin dyan? Kinonclude na ni Paul. Therefore, it is of faith, not of law, not of works. It is of faith that it might be what? Grace. Kasi sinasabi natin salvation is by grace. Eh. Are you with me? It is not of, ano verse ako? Therefore, it is of faith that it might be by grace. Ano sabi doon? To the end, yung fulfillment, the promise might be sure to all the seed. Singular. To all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Tanong, sino ba ang sinusulatan ni Pablo sa Book of Romans? Hudyo o Gentile? Para sino pinag-uusapan? Sino kinakausap ni Apostle Paul sa Book of Romans? Sino? The Gentiles. Kanya nga ang pinag-uusapan, mga Hudyo, kasi ang kausap, Hentil. Eh kung ang kausap niya mga Hudyo, bakit mag-uusap-usap tayo pag alam na natin ang patungkol sa ating sarili? Kanya sa grupo, huwag kang aalis. Kasi pag umalis ka, dahil wala ka na, ikaw na ang pag-uusapan. Naintindihan mo? Ang pinag-uusapan, yung wala doon. Sino? Yung mga Hudyo. Kaya sabi dyan, which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Si Paul, apostle to the Gentiles. Tinutukoy niya na si Abraham, ama natin. Saan? Sa pananampalataya. O, iko-question nila yung 17, nasa loob ng parenthesis. Isinulat siya ng mga translator para lalo nating maunawaan. Kung wala yan, kukulangin tayo ng pangunawa. Nauntindihan mo? Huwag mong i-question yung authority nila sa Greek. Kasi alam nila ang Greek as their what? First language. Ano sabi sa verse 17? As it is written, I have made thee, sino yun? Abraham, a father of? Hindi lang Israel. Before him, whom he believed, sa harapan ng Diyos na kanyang pinanampalatayanan. Even God, Diyos, who quickened the dead and called those things which be not as though they were. Sabi rito sa verse 18. O, mga magandang talata ito mga kapatid, hindi ko na-expound. Who against hope believeth in hope. Anong ibig sabihin nito sa wikang Tagalog? Na siya ay umasa kahit na sa kondisyong wala naman talaga siyang dapat asahan eh. Ang pangako ng Diyos sa kanya, magkakaanak siya. Anong pag-asa meron siya? Barren yung anak niya si Sarah, ay yung asawa niya si Sarah, siya impotent. Anong pag-asa meron na magkaanak? Naintindihan yung Bible? Sabi ng Bible, who against hope believed in hope. Walang kapag-asa, pero dahil sinabi ng Diyos, umasa siya. Kasi our God is a Father, is a God of miracles. With Him, nothing is impossible. Kanya nga ang sulat ko kaninang umaga, God
can be what? Ano doon? Ano yung word na ginamit ko? Pwedeng abusuhin? Bakit? Kasi may pangako siya eh. Tapat ang pangako niya. Kanya kung pananampalatayan mo yung pangako niya, tutuparin niya sa iyo yun eh. Oh. Ano sabi diyan? Who, Abraham, against hope, believed in hope, that he might be what? Inulit-ulit, kasi nga ipinapaliwanag, kung wala yung verse 17, hindi natin mauunawaan ang verse 18. Kahit na yan, nasa loob ng parenthesis. Ano sabi doon? That he might become what? The father of many nations, according to that which was spoken. Sinabi nino, ng Diyos sa kanya, so shall thy seed be, and being not weak, where? Hindi siya naging mahina sa pananampalataya. He considered not his own body, now dead. Anong ibig sabihin nito? Abay, stricken in age, impotent. When he was about 100 years old. Old, age stricken. Yet, the deadness of Sarah's womb. Anong ibig sabihin nun? Barren. Ano sabi sa verse 20? He staggered not at the promise of God through unbelief. Sa Book of Hebrews, ano sabi doon? Na ang pinakakinagagalitan ng Panginoon sa mga mananampalataya is the sin of unbelief. Bakit unbelief? Kasi sinabi ng Panginoon, di ka naniwala eh. Yun ang ibig sabihin ng unbelief. Kanya sabi ko kanina, marami sa atin, hindi natin alam, binablaspheme natin ang salita ng Diyos. Through what? The sin of unbelief. Eh, mas nagtitiwala ka pa nga sa gamot na nireseta sa iyo ng doktor kaysa sa Diyos na nagsasabing, I am the Almighty Jehovah Rapha who can heal you of all your illnesses. Pakisulat nga, pakipakita nga sa akin, Psalm 103 and verse 3. Yan ba yun? Verse 2 yan eh. Who forgiveth all our iniquities and what? Healeth how many? All. How many? All our diseases. Ang medisina, tinatakot lang tayo. Bakit tayo matatakot? Eh, ang sabi ng Panginoon, as it is appointed unto man, once to die. Hello? Walang mamamatay nang hindi pa sinasabi ng Panginoon. Are you with me? Eh bakit pinag-uusapan natin ang kamatayan? Hanggat hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo, hindi ka pa mamamatay. Appointment nga yan. Sino nagtakda? Diyos! Na nagtakda kung kailan ka isisilang, siya rin nagtakda kung kailan ka mamatay. And by the way, Diyos din lang ang pwedeng makapag-extend ang buhay mo. Sa paanong paraan? Give Him the reason to extend your life. Ephesians chapter 6 verse 1. Ano sabi ng Bible? Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Look at verse 2. Honor thy father and thy mother, which is what? Bakit naging first commandment? 10 commandments. Yung unang apat, responsibilidad natin sa Diyos. Yung ikalima hanggang ikasampu, responsibilidad natin sa kapwa-tao natin. At ang unang utos sa responsibilidad natin sa ating kapwa ay yung responsibilidad natin sa ating mga magulang. Verse, ano muna? Hindi, yung ano, yung sinasabi ko. Yan. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Look at verse 3. Verse 3, that it may be well with thee
And thou mayest live long where? O kayo mga bata, ah, salita to ng Diyos, don't blaspheme the word of God. Hanggat hindi ka pa umaabot ng senior citizen like I do, hindi ka pa nakakasiguro na nakasumpong ka ng pabor sa Panginoon. Baka patayin ka ng Panginoon. Yan ang requirements, oh. Kanya nga noon, ang mga magulang natin, ang haba ng buhay, my mom is 84 years old. Bakit? Noong mga panahon nila, sumagot ka ng pabalang-balang, lulunukin mo mga ngipin mo, eh. Ngayon, kumakasagot ang mga anak sa mga magulang, akala mo kababata nila, eh. Alam niyo ba na nilalait mo, binablaspheme mo ang salita ng Diyos by doing so? Kanya pinapaliwanag ko kay Diyosam, hindi mo lang ako tatay Diyosam, pastor mo pa ako. Ingat ka, kid. Salita ng Diyos yan, eh. Pinag-uusapan ba rito na dahil gusto mo akong tatay? Hindi mo ako gustong maging tatay, pero ako ang binigay sa iyo ng Panginoon. Igalang mo ako for who I am. Your father and your pastor, I am the man of God. Hindi natin naiintindihan yan, eh. Paan natin pinalaki ang mga anak natin? Tayo sumusunod sa mga anak natin. Hindi yung mga anak natin ang sumusunod sa atin. Takot tayong umiyak dahil pag narinig ng kapitbahay, ire-report ka sa bantay-bata. Are you with me? Bawal ang mamalo. Hello? Pag inalis mo ang pamamalo, corporal punishment, corporal discipline sa mga magulang, inalis mo ang pagiging magulang ng mga magulang sa kanilang anak. Sapagkat ang book of Proverbs, through the wisest man that ever lived on earth, nagsasabi na don't spare the rod from your children. Ang bata na hindi nakatikim ng palo, pagdating ng panahon, paiiyakin ka ng hindi mo gustong gawin. Huwag tayong magmarunong laban sa Diyos, mga kapatid. Are you with me? Walang mas marunong sa Diyos. Kanya ako nandito dito para turuan kayong lahat, para ituwid tayong lahat. Ano sabi diyan? Verse 20, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong where? In faith. And because of that, ano sabi na Bible? Giving glory to God. Without faith, it is impossible to please God. For God is a what? Rewarder. Of whom? Of them that diligently seek Him by faith. May problema ka? Abay, hanapin mo ang kaluwalhatian ng Panginoon kung paano mo maibibigay sa Kanya. Are you with me? Kasi hindi naman niya ipinangako na it will be smooth all the way. Hindi naman niya ipinangako, pero sabi niya, in everything, He will deliver us. Are you with me? If we will allow Him to drive our lives. Eh hindi, ikaw nagpapatakbo ng buhay mo, eh. Alam niyo ba, mga kapatid, yun to stand still is not to watch and do nothing. Hindi naman po yun ang ibig sabihin nun, eh. Ang ibig sabihin lang nun, huwag kang makikialam sa dapat gawin ng Panginoon. Gawin mo yung sinabi ng Panginoon na gawin mo, pero hanggang dun lang. Yung mga bagay na wala na sa control mo, ibigay mo na sa Panginoon yun. Nandito ako sa kalambang ngayon. Wala akong magagawa sa mga kamag-anak kong nasa sukat. Maliwanag ba? Unless I be in sukat physically. Naunawaan mo? Wala akong magagawa. In that sense, I need to trust God.
Kasi kung ipipilit kayo sa aking sarili, wala naman akong magagawa, mga kapatid. Nasa kalamba ako eh. Eh, sino ba yung nasa lahat ng lugar? Di ba ang Panginoon? At sino ba ang Panginoon? Makapangyarihan siya. Mahal niya tayo. Mahirap bang unawain yan? Mahirap ba? Eh, mas madali kasing gawin yung kaya natin. Sumampalataya, umasa kahit na walang nakikitang katiting na pag-asa. Hope against hope. Kasi kapag kapuro tayo, saan papasok ang Panginoon? Eh, sasabihin lang ng mga Panginoon, sige, di gawin mo hanggang gusto mo. Andito lang naman ako, anak. Andito lang naman ako, anak. Gawin mo hanggang gusto mo. Pero kung wala ako sa iyo, hindi kita kasama, hindi mo ako kasama, wala ka namang magagawa. For we can do nothing without Him. Eh. But we can do all things through Christ. Anong pipiliin natin? On our own or with Him? O madaling sabihin, pero pag dumating na yung sitwasyon na pinagdadaanan ko, hello, pag hindi ka nakinig sa akin, hindi ka matututo. Naunawaan mo? Kasi pag hindi ka pa natuto sa instruction, as sabi ni Tatay Porto, matututo ka sa painful experience. Matuto ka na sa sinasabi ko ngayon, huwag mo nang maranasan. Kasi pag naranasan mo, baka maburiyong ka. Kasi ako binibigyan ng Panginoon ng biyaya para makapagkwento sa inyo eh. Baka hindi ka bigyan ng Panginoon ng biyaya na makapagkwento kasi may kwento na hindi mo pinakinggan eh. Naintindihan mo ako? Verse 21, and being fully persuaded, walang pag-aalinlangan, fully persuaded that what He had promised, kung anong ipinangako ng Panginoon, God was able also to perform. Kung nakalimutan mo lahat na sinabi ko, tandaan mo to. Huwag mong pag-alinlanganan ng Diyos sapagkat anuman ang sinabi niya, kaya niyang gawin. And therefore, it was imputed to him for right. Dahil hindi siya nag-waver sa pananampalataya, aba, natupad ang pangako sa kanya. Oh, tingnan niyo mga kapatid. Sabi sa verse 23. Sabi sa verse 23, now it was not written for his sake alone. Itong pinag-aaralan natin, hindi naman nasulat ito para sa kanya lamang eh. For his sake alone. For Abraham's sake alone. Para kanino? O tingnan natin ang verse 10. Baka nakalimutan niyo yung verse 10 eh. Ano sabi sa verse 10? Ano sabi ng Bible sa verse 10? How was it reckoned? When he was in circumcision or in uncircumcision? No, not in circumcision, but in uncircumcision. Sinulat ba to para sa kanyang kapakanan lamang? Hindi, para sa kapakanan ng buong sanlibutan. Magiging Hudyo at mga Hintil. Lahat naman Hintil prior to Israel. Are you with me? It was imputed, that it was imputed to him. Ano sabi doon? Now, it was not written for his sake alone, but it was imputed to him. Verse 24, but for us also. Kanya nga sabi ko sa inyo, mahalaga na malaman natin sino ang sinulatan ni Apostle Paul. Hudyo o Hintil? Ang sinulatan niya, Hintil. Kanya sinasabi niya, hindi lamang para kay Abraham, at saka sa kanyang mga saling lahi, kung hindi, for us also. The church. Binubuo ng ano? Jews and Gentiles. To whom it shall be imputed, anong kondisyon? If we believe on Him.
sa Diyos that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Romans chapter 1 and verse 16. Ayoko kayong bitinin, pero I can write my thesis on the book of Romans. Don't challenge me. Hindi mo kilala kung sino hinahamon mo. Romans and Book of Galatians are one of my favorite books in the New Testament. Romans chapter 1 and verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to how many, unto salvation, to how many? To how many? To all, everyone that believe, sa lahat ng sasampalataya. Nakita ko, pinakita ko sa inyo, paano inaring ganap si Abraham? Pananampalataya. Nasa kanya na yung covenant of circumcision? Wala pa. Kung wala pa sa kanya ang covenant of circumcision, ano siya? Gentile o Gentile? To the Jew first, and also to the Greek. Anong ibig sabihin yan? To the Jew first, and also to the Greek. Look at Romans chapter 2 and verse 25. For circumcision, ano yan? Jew. For circumcision, verily profited. May pakinabang. If, conditional, if thou keep the law. Eh sa chapter 4 nga, it's not works of the law, it's of faith. Hello? Sabi ng Bible, to all them that believe. Eh bakit may to the Jew first and also to the Greeks? Yung bang sinasabi nila na to the Jew first and also to the Greeks, eh yun nga talaga ang pakahulugan. O, ano sabi dyan? If thou keep the law. Circumcision profited if thou keep the law. But if thou be what? A breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Walang halaga. To the Jew was given the law of Moses. Pero sila yung unang-unang nag-violate. Nakinabang ba sila? Hindi. Kanya sabi rito, verse 26, therefore, if the uncircumcision, sino yan? Gentiles, keep the righteousness of the law. Hindi sa kanila ibinigay, pero nasusunod nila yung hinahanap na katarungan ng batas. Ano yun? Yung pagsunod sa utos ng Panginoon. Shall not his uncircumcision, yung pagiging hentil niya, be counted for circumcision? Hindi ba't kahit na siya ay hentil dahil nagawa niya, kung pag-uusapan a works of the law, kahit hindi nila alam yung batas, kung natupad nila, nagmumukhang mas circumcised pa sila sa inyo. Yan ang sinasabi ni Paul dito eh. Naunawaan niyo mga kapatid. Ano sabi dyan? And shall not uncircumcision, which is by nature, if it fulfill the law, judge thee, who by the letter
and circumcision does transgress the law. Kumbaga sa pananalita natin, nasa inyo nga ang batas, hindi naman nyo sinusunod. Ito ang mga hintil, walang batas, pero nasusunod. Sinong mas mahusay sa inyo? O kayo sumagot. Nagtatanong si Pablo. For he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision, which is outward in the flesh. Bakit? Ano ba palatandaan na ikaw ay Hudyo? Tuli. Physical manifestation, physical sign. Okay? But he is a Jew, which is one what? Inwardly, by faith. Which is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit and not in the letter, whose praise is not of men but of God. Naalala niyo sa chapter 4, sabi ng Panginoon, kung si Abraham inari sa pamagitan ng kanyang mga ginawa, pwede siyang magbapuri. Pero hindi before God. Ang mga hintil, oh, sabi ng Bible, ang mga hintil, oh, whose praise is not of men. But, bakit? Sapagkat sa simula pa, by faith na. Makita yung verse na hinahanap ko eh. So, ko nang tapusin eh, pag nakita ko yung verse. Pag hindi ko nakita, paikot-ikot tayo. Chapter 2, verse 9. Chapter 1, dun lang sila magdudwell to the Jew first, verse 16. Paki-plus nga ulit verse 16 kasi gusto ko lang talaga maging maliwanag eh. Romans 1:16. For I am not ashamed of what? Ano ang context? The gospel of Christ. Ano raw ang gospel of Christ? It is the power of God unto salvation to all, to everyone. Eh. Hello? That believe. Kung aalisin mo yun to the Jew first and also to the Greek, wala, hindi ko kakailanganin magpaliwanag ngayon. Hello? Sapagkat may mga mission board na dyan nagka-capitalize. Dyan nagka-capitalize, they are mission board. They're raising money to do their thing. Are you with me? I'm not against supporting missionary to the Jewish nation. Gusto kong liwanagin yan. Pero wag mong ipapaliwanag sa akin ng out of context. Sumasakit ang tenga ko. Romans 2:9. Romans 2:9. Tribulation and anguish upon whom? All men. Tribulation and anguish upon all men. That what? Gumawa ka ng kasalanan, magdusa ka. Hello? Hello? O, ba't hindi nila sinasabi yan? To the Jew first and also to the Gentiles. Kanya nga pag sinabing to the Jew first, it is not because Israel deserved priority over all nation. Gusto ko sabihin sa inyo, through Abraham was the birth of nation Israel. Ano ang purpose ng nation Israel? To be an example to the world. Ano ang mangyayari
pagsumunod sa Panginoon by faith at ano mangyayari pag nag-disobey sa Panginoon by faith, by unbelief. Naunawaan niyo mga kapatid? Priority where? Not because they're the bosses. Priority where? Dahil sila nga ang ginamit na example. Kung magpaparusa ang Panginoon, sila rin ang una. Hello? Ang pinag-uusapan dito, lahat ng gumawa ng kasalanan eh. Lahat, parurusahan ng Panginoon. Every soul of men. Lahat. Sino ang parurusahan? Lahat ng gumagawa ng kasalanan. Sino ang una? Jew first and also to the Greek. Hindi yun priority lane para senior citizen. Yun to the Jew first and also to... Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ang sinasabi rito, yung accountability. May pananagutan sila sa Panginoon sapagkat hindi nila natupad ang purpose ng Panginoon sa kanilang buhay. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya dahil hindi sila nakasunod, ang unang parurusahan, sila rin. At lahat ng mga tao. Naunawaan niyo mga kapatid. O verse 10. But glory and honor and peace to whom? Every man, all na naman, that worketh. Sa verse 9, ang parurusahan, yung gumagawa ng kasalanan, regardless Jew or Gentile. Naunawaan nyo? Pero pag pinarusahan ng Panginoon, una ang Gentile, sapagkat example kayo eh. Bakit galit na galit ang Panginoon sa Juda? Kasi nakita na nila kung paanong pinarusahan ng Northern Tribe. Gumaya pa. Hindi naman nagkulang ang Panginoon sa pagsasulat mga kapatid. Eh. Unawain lang natin. Eh. Kasi ang mahirap, may mga nagtuturo na gusto lang nila ituro yung gusto nilang kasi makikinabang sila doon. Hello, ito bang ituro ko to? Nakikinabang ako? Makakaaway ko nga sila. Ang dami niyan eh. Hello? Pero regardless na makaaway ko sila, hindi nila magustuhan, ito ang tama eh. Kung priority sila sa parusa, priority rin sila sa privileges. Pag ano? Kapag nakagawa ng tama. Hello? Kasi nga walang utang na loob ang Diyos kahit kanino. Sabi nga ng Panginoon, hindi ko nga kayo pinili dahil kayong pinakamaganda, pinakamagaling, pinakamalaki. Kayo nga ang pinakamaliit, pinakamatitigas pa ulo eh. Kung kayo ay una sa pagpaparusa ko dahil sa kayo ang gagamitin ko sana para matuto sila, eh hindi kayo nakasunod, eh kayo rin ang priority sa parusa. Pero pag nasunod ninyo, priority rin naman kayo sa blessing. Are you with me? Pero hindi siya above all nations. Are you with me? Pakihanap nga yung, ano, for the sake of time, is he God of the Jews only? Yung phrase na yun, exacto yan. Oh. Romans chapter 3, verse 29. Hindi tayo against the Jew, ha? Are you with me? Amen. Hindi ako laban sa Israel. Wala pa kayo narinig na pastor na kung paano magpahalaga sa Jerusalem, sa Israel. Ako. Are you with me? Pero wag nating ibigay sa kanila yung hindi para sa kanila. Are you with me? Is he the God of the Jews only to the Jew first? Kanya may mga pastor na talagang ang sakit pakinggan eh. O Diyos ng Israel! Hello! Eh kung ibibigay sa iyo ang karapat dapat sa Israel, parurusahan ka because the law bring it wrath eh. Hindi mo alam ang sinasabi mo, kid. Is he the God of the Jews only?
Is he not also of the Gentiles? Kasi nga ang kinakausap ni Apostle Paul, the Gentile church sa Romans eh. Anong assurance niya sa atin, sa church? Yes, of the Gentiles. May gusto pa kayo malaman? May gusto pa kayo malaman? Tapos ang boxing? Tapos ang boxing? Kaya sa akin lang kayo makikinig ha? Hindi ko sinabi ako ang pinakamagaling. Pero, ang ibinibigay ko sa inyo, yung karapat-dapat sa inyo. At the expense na meron akong makaaway para sa pangangailangan ninyo. Hindi man ako nakikipag-away. Kung ayaw nila yung turo ko, salita ng Diyos siya, liwaliwanag eh. Are you with me? Kung sisirain nila ang pagiging magkaibigan namin sa tamang turo, it's their choice. It's not mine. Lord,